Pilipinas. What's up mga ka-soulmate? Ako po si Sol Aragones at ito ang show o travel vlog namin mga kongresista kung saan kami mismo ang magtutour sa inyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ito ang Kong Tour! At sa atin pong unang episode, ipapasyal namin kayo dito sa 3rd at 4th District ng Laguna. At ang unang challenge, sa halagang 1,000 pesos kapag nagpunta kayo dito sa San Pablo, saan nga ba kayo pwedeng kumain? At ang pangalawang challenge, sa halagang 1,000 pesos pa din, saan naman kayo pwedeng bumili ng pampasalubong dito sa aming distrito? Ang tanong ngayon, G na ba kayo? G! Kanilang pansit kalabuko. Ang tanong, kasing lasa rin ba ito ng ordinaryong pansit na ating niluluto at kinakain? In fairness, masarap ah. Masarap. So dito pala, may mga ganitong peg. Ano? Ang tawag nila ay plate food art. Ako ba ito? Ang sexy naman ito. Diyos ko, sa buhay ka, hindi pa nakakapagsuot nito. Buti pa ang pinggan na ito. Tataklubang ko rin ho ba yung aking ano? Medyo conservative ho ako eh. Taklubang ko yung chan. Ano-ano, okay rin nyo? Kaya nyo yung kumain lang kayo dyan ha. Basta magbayad kayo pagkatapos. Joke lang. Hindi naman masyadong nagutom. Very light lang. Hala, kain na tayo. Sarap. The best. Ngayon, tatanong natin kay Randy, eh, paano yes, naman kung 1,000 pesos lang yung budget namin at tatlo hanggang apat na tao, ano yung mga pwede namin kainin dito sa inyo? Bali, we have 3 set. Sa kada set po, 1,000 each. Okay. So dito sa set A po natin, yung unang set, meron ka na ditong 3 set of rice. Okay. Good to 3 to 4 person. Okay. And then we have 3 honey herb fried chicken. Ito, saan galing yung chicken ninyo? Dito Bali, rin sa yung inyo? Chicken po, fresh from the farm talaga. Okay. Tapos ito naman yung pansit kalabuko ninyo. Yes, yung famous po. Ito po yung specialty ng restaurant and then ng farm. Tapos meron pa kayong steamed yes, na, ano, ito na yung, tilapia. Yung new pinausukang tilapia di San Pablo. Ah, marinated na mga iba't ibang klaseng herb, ma'am. And then, napakasarap, ma'am. Bestseller. Meron sila ditong dessert, tinatawag na? Plansyadong laman lupa po. So talagang dito sa lumang plansya niluluto to? Yes, ma'am. Gamit po so, yung lumang plansya. So ito yung kakalabasan? Yan po. Yan. So ano-anong mga ano to? Mga ang ingredients niya, ma'am, main ingredients niyan is tinamay. Tugi po. Yellow na ube. Kulay dilaw po na ube. Tapos merong buko. Mm-hmm. Yung set B natin? Sa set B naman po, dito naman po, meron ding 3 to 4 person na rice, yung dami. And then, dalawang steamed tilapia, isang kalabuko, saka dalawang set ng mushroom tempura. Uy, ang sarap dito. Yes, ma'am. Opo. Tapos ano to? Ito, ma'am, yung tinaktak po na longganisa. Gawa nyo rin sarili ang longganisa. Yes, ma'am. Opo. Tapos ito naman? Bali, ito po, ma'am, yung pinaka-sauce niya, turmeric vinegar po. Ito yung huli natin. Yes, set C, ma'am. Para ang naiba sa kanya, itong, ano ito? Balul naman po, ma'am.
Balong laman? Balol po. Balol. Bakit balol? Binansagang balol, ma'am, kasi yung pinakakarni po, from native pork din. Okay. Tapos ito naman? Ito po yung kabutido. Ito yung ano rin, sariling ano rin, ma'am, from the farm and from the restaurant po. So parang embutido? Yung embutido namin, ma'am, ang gamit po is pure mushroom. Ayun. So wala rin pong meat. Ay, ang bongga naman ito. So tataktak mo lang yan. Yan ang kagandahan pa po, ma'am. Hindi sa foil hindi luluto. Sa bamboo tube na rin po. Ayun. So nakita po ninyo, sa halagang 1,000 piso, ang dami niyong pwedeng pamilihan kapag pumunta kayo dito. Hindi lang basta masarap yung pagkain, murang-mura pa at saka healthy pa. Kaya talagang dito galing sa farm nila. Kaya anong say nyo? Bongga. Matapos po tayo mabusog sa Forestwood Garden, pupunta naman tayo ngayon dyan sa Johnny and Susan Agro Farm. Iba naman ang peg nila. Tanghali po. Susan. Johnny and Susan. Hello po, ang ganda naman. Salamat po sa pagdating sa aming munting bakuran. Ganda. The very first sunflower in San Pablo po. And yes, we have a 1 hectare plantation for the sunflower. Okay. And all year bloom po ito. Nasaan po yung mga sunflower niyo? Nandun po. Halika, puntahan natin. Hindi naman ako masyadong mahilig mag-pictures ko. So dito po, 9 oras, pwede kayong mag-stay dito from 9 a.m. hanggang 6 p.m. Sa entrance fee na 50 pesos. Apo. Pwede kayong magpa-picture, yes, unlimited. Yes. So napakagandang lugar na ito. Ma'am, first come, first serve lang sa cottage. Kasi ang cottage okay. Namin limitado po. Okay, pero kasama na sa cottage yung, yes, sa 50 pesos. Diyos ko po. Pag nauna kayo, swerte kayo. Oo. Kaya ma'am, dinadagdagan pa po namin yung mga cottage. Oo nga po, nakakamangha. Saka ngayon tayo dito sa ATV, 100 pesos ang renta dito. Pwede ko mag-ikot dito sa buong farm na ito. Let's go! So dito sa farm nila, ang bongga-bongga kasi kinakailangan na pwede kang mag-tawag dito, magpitas. Yung pinitas mo, pwede mong bayaran ito mga gulay, pwede mong iuwi at uluto sa inyo. O kaya naman, yung mga pinitas mo, pwede mong pagsama-samahin at ipaluto mo dito. Diba, bongga? Meron na tayong lettuce. Ang sunod naman ay mushroom o dito ay kung tawagi kabuti. Marami na po tayong napitas na lettuce, may mushroom. Paluto na natin. Yan. Uy, nakakita na ba kayo ng ano, ng mushroom na ice cream? Bongga naman ito. Sarap. Ang sarap. Mushroom siya na ginawang ice cream. Dinadagdagan nyo na lang ang flavor. Yes. Ano ba ito? Cheese? Yes. O, para may halong cheese. May halong cheese, yes. Kung sabihin, healthy pa rin, di ba? Yes. Okay, push natin. O, di ba magkaulam? Ma'am, ice cream at mushroom. May caution kami dyan. Ano po? Pag hindi po masarap, bumili, hindi masarap, walang bias. Ano, masarap? Ma'am, wala po yung bias. Masarap, kaya po. Masarap. Pwede. Yan po yung sinasuggest namin sa mga driver. Instead of yung chips na hindi ko sa sasya. Pag-gising ko. Nalitas po tayo kanina. Ito, niluto. At ito na. Alam niyo ang maganda dito? Kapag nag-order kayo ng kahit anong set nila, may libre ng papaya. Panimula, ha? Tapos, maniniwala ba kayo ng lahat ng nakikita nyo ito? Wala pa ang 1,000. 972 pesos lang. Sabi ho nila pang 3 hanggang 4 na tao ito.
Pero tingin ko kahit hanggang lima, pwedeng kainin ito. Siguro nagtataka kayo kung bakit napakamura ng pagkain dito. Una-una, dahil dito lang po sa farm nila kinukuha ito. Very generous yung may-ari na, halimbawa, yung papaya sa halip daw na masira, dahil ang dami-dami nilang tanim, ipakain na sa mga tao, hindi ba? Napakinabangan pa. So, murang halaga, very healthy pa sa katawan, at masarap pa. At marami pa pong pwedeng kainan dito sa San Pablo City na pwede niyong pamilian. At matapos po ang masarap nating kainan, pupunta naman ho tayo ngayon sa anim pang bayan dito sa 3rd District ng Laguna para mamili ng pasalubong sa halagang 1,000 pesos! So ito po yung kakaning espasol na kung saan ito po yung traditional na kakanin na naging tanyag dito po sa bayan na Nagkarlan. So matapos po nating mailahok yung sinaing malagkit dito po sa Binukayo, ngayon ay atin po naman itong hahaluin sa lusong. Matapos po nating mamili ng pasalubong, magmeryenda naman tayo sa 4th District ng Laguna. Nako, samahan niyo ho akong tikman dito sa pagsanghan ang napakasarap na halo-halo ni Aling Taleng. Tara na! Maganda, masipag, magaling na kongresyuman na Solalagon. Thank you. Ay, kami nga magpapasalamat. Inilalantad mo ang distrito namin sa, lalo na sa turismo. Makikilala sa buong Pilipinas. At dahil dyan, Tito, ang balita ko, sikat na sikat talaga dito sa 4th District, sa distrito mo, itong mahiwagang halo-halo ni Aling Taleng. Oo, ayan ito. 86 na taon ng ingredient, grabe. Hindi nagbabago. Mismo nga yung yelo, kaskas pa. Hindi katulad sa iba, talagang mga makina na. Traditional pa rin. Traditional, oo. Tsaka 86 years na ang aming halo-halo rito. Sana dayuhin ninyo, hindi lang ito pang-export kasi natutunaw ko agad eh. Ang aming mga lahok. Oh, ito, makapuno. Puno. Oh, beans, kundol. Kundol. Ube, halaya, at tubo ng nyob. Tapos dito, napansin ko lang, dito sa inyo, except dun sa halo-halo, marami pa rin talaga. Ano pa yung mga kakanin dito na importante at dinadayo rin? Bawat bayan kami, meron kaming may pagmamalaki na mga kakanin. Sa Santa Cruz, Quezong Puti. Oh, Quezong Puti. Sa Lumban, yung walang kamatayang puto namin na alsa. Sa Siniluan, yan dyan yung... Kalamay, sa yung Bombay, sa Louisiana. Louisiana? Oh, ano po yun? Yung Bombay, yung baga ng kalabaw na inilalaga. Napakasarap dahil talagang, sabi nga, masarap na ulam, masarap na pulutan. Ayun! Tamang-tama, sa Lambanog. Lambanog, opo. Tito, bukod po doon sa mga pagkain na masasarap na meron dito sa distrito ninyo, ano naman po yung mga pwedeng pasyalan? Ay, napakarami. Unang-una, yung
alamat na. Yung dating pagsangan pulse na ngayon ay Cavinti pulse. Mm-hmm. At ang dami ngayon ditong nabubuksan na pwedeng pasyalan dito sa ikapat na distrito na nung una ay nasasala lamang ng Calamba, Los Baños. Ngayon ay marami na kaming may pagmamalaki rito dahil nga nabuksan ang mga kalsada, yung mga farm-to-market roads. Mm-hmm. Makikita mo ito, napakaganda ng Bukal Falls sa Mayhay, mm-hmm. yung Bulugan Falls sa Luisiana, mm-hmm. yung Sumukab Falls sa Cavinti, yung Buruwisan Falls sa Siniluan, yung Twin Falls sa Kalayaan, yung Caliraya Lake sa Lumbang. Ganda yan. At saka yung Cavinti Cave, yung parang may cathedral doon na doon sa ilalim. Yun yung bago. Tinatapos na natin yung kalsada roon. Kaya malapit nang malantad sa buong daigdig yung kagandahan ng Fort District. Tito Benji, imbitahan niyo naman po yung mga kababayan natin at matapos nating maipakita sa kanila kung gaano kaganda ang Fourth District, imbitahan niyo po ngayon sila. Iniimbitahan ko po ang mga kababayan namin, samyuin po ninyo ang laking ipinagbago ng aming distrito. Nakita po ninyo mga naglalaparang kalsada dahil pinipilit nga po naming buhayin ang agrikultura at turismo bilang huling bastyon ng nangyayaring modernisasyon at industrialisasyon sa lalawigan ng Laguna. In fairness dito, host na host ka din, iba ka rin. Nahahawa. Ngayon ko ho napatunayan na ang Benji Agaraw ay hindi lang magaling na kongresista. Veterano ho ito eh. Batang-bata pa ako nung araw. Bata ka pa rin naman. Host din pala siya, Tito. Ang bongga mo. Palakpakan naman natin. Ang Benji Agaraw, ang galing-galing. Nakakatuwa. Tapos Tito ngayon, marami ho nag-aabang dito ng mahiwagang halo-halo. Okay. Kaya mukhang kailangan gawin namin ni Tito Benji ito, no? Okay. Ngayon ko lang nalaman, Tito, na nilalagyan palang halo-halo ng kondol. Opo. Only here, sa Aling Talens. Tapos, lagyan na natin ng yellow. Yellow. Dahil walang ice tong, hawakan ng kamay ng ganito. Opo. At saka dadalhin dyan. Ayun, sige. Ayos na yan. Diyos ko. Masarap na rin yan. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng gatas. Tapos, sa ibabaw itong tubo. Hindi kompleto ang biyahe ninyo pag hindi kayo dumaan kay Aling Taleng sa pagsangan. Sige, Tito, ikaw muna bahala dyan. Nakakain lang ako. Ay, talaga namang napakasarap ng halo-halo dito kay Aling Taleng. At ngayon naman, ang next stop naman po natin, pupunta naman tayo dyan sa Lumban para tingnan at medyo type ko rin ho na isukat ang mga barong at Filipiniana dyan sa Lumban. Dito na tayo ngayon sa Lumban. Titingin tayo dito. Baka may makita tayo ng mga Filipiniana para sa mga kababaihan, barong naman para sa mga kalalakihan. Tingnan din natin kung medyo tight ang budget, ano yung pwede nating mabili. Pero kung bongga naman ang budget nyo, di tingnan din natin kung ano magagara na pwede nyo isuot dito. Hello po. Hello po. Good morning. Kumusta po kayo? Okay naman po. Maaabala mo kami. Okay po. Gusto namin makita yung mga barong ninyo, panglalaki, at saka naman Filipiniana sa mga babae. Ang Lumban po ay kilala dito nga sa barong na magaganda, at saka mga Filipiniana. Ano ho ang meron sa mga ginagawa ninyo na talagang kakaiba? Ay, malinis po ang pagkakababda namin. Hindi po kamukha sa iba na madumi yung ilalim. Mm-hmm. Ang amin po pwedeng ibabaw ilalim pareho. Mm-hmm. Maganda. Mm-hmm. Tingnan nga po natin. Matatampok pati. Sa siya po yung tita ninyo. Mm-hmm. Ito po. Ah, si tita. Yeah. Oh my God. Chamanek. Lagi po din siya na 89. Chamanek, 89? 89. Ganun pa rin yung kalinaw yung mata ninyo. Magbunda. Ay, wala siyang contact lens, wala siyang, opo, hindi na siya nagsasalamin. Hindi po kayo nahihirapan? Tingnan? Hindi po? Ito taon lang ako yung nagbubunta na. Ngayon, 89 na ako nagbubunta. So ito na po yung libangan ninyo. At
So, kayo po ang nagturo kay ma'am na magbulga. Yes po. Pero alam niyo, hahanga kayo sa mga tulad nila, no? Yung talagang nagkaedad na sa paggawa ng craft na ito, na talagang mahalagang mahalaga sa kanila, no? So, ngayon naman po, pwede ko na hubang sukatin ang mga Filipiniana na tamang-tama lang sa halaga. At yung isa naman, abay, kung may budget ka naman maganda, investment din to, pwede rin. Oh, pwede. Tara, suka tayo. $2,000 na lamang. Pwede ba makatawad naman dito ng very okay, light? Basta si ma'am. Pero nagpapatawad din po talaga kayo. Hindi po na may kasalanan, ha? Nagbibigay din kayo ng discount? Siyempre. Oo naman, mas, mas maganda, mas masarap yung may tawa. Yes. So ito ko ay 2-5. Pinawaran ko ng 2,000. Pag uba, bumili pa ako ng isa, 1,900 na lang. Oo, siyempre. Basta kayo. Yang-iya naman talaga ako. Thank you very much. Ito, nagpapasukat na ako dahil magpapagawa na rin ako sa kanila ng barong. Kasi imagine niyo to, ganda nito, modern Filipiniana ang peg nito. Ang mga bulaklak talagang iba rin ang dati niyan, di ba? Tapos sabi ni nanay, nanay, ano, magkano po ito? So, 3,500. Ito, 3,500. Tatawadan natin kay nanay hanggang 3,000. Hanggang 3,000. Hindi na masama ito, no? Pang mabigatan na itong peg na ito. So, papagawa po ako nito, ha? Pwede ko bang 2 gifts? Joke lang po. Tapos na po ang ating buong araw na pamamasyal sa 3rd at 4th District ng Laguna. Ang dami nating mga tourist destinations na napuntahan at napakarami rin mga pagkaing natikman. Ang tanong ninyo, so lang lagay ba'y ganyan-ganyan na lang yan? Nako, hindi po, meron ho tayong palaro at papremyo sa ating episode na ito. Sa unang 20 na magko-comment sa ating episode na ito ay makakatanggap po kayo ng mahiwagang chinelas at sandals mula sa Liliw, Laguna. Wala bang palakpakan dyan? Ayan. At yan po ay free na ipapadala namin sa inyong mga tahanan dyan. At abangan ang aming susunod na episode. Dyan naman tayo mamamasyal sa Binyan at sa Kalamban. Ako, exciting ho yan. Abangan po natin, ha. At syempre po, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa aming YouTube channel na makikita ninyo sa inyong mga screen. Ako po ang inyong ka-soulmate, Sol Aragones, at ito ang Contour. Parang pinapatakam ka dun sa ano, dun sa nag-iisang pasa sa loob. Pero bago matikman yun, masarap na rin naman. Eto na po ang tatawagin natin na Okoy Alasol and June.